Hi guys! Praise to be Jesus and Mary. So, sobrang tagal kong nawala. Na-miss nyo ba ako? So, anyways, sasagutin ko na din yung matagal nyo ng tanong kung sino nga bang eskultor ng aking Santa Maria de Betania. So, dadamay ko na din mamaya kung sino din ba yung eskultor na aking Virgen de las Flores at saka yung bagong-bago kong imahe ng Santo Niño de Aranzazu. So guys, yung unang itsura ng aking Santa Maria de Betania ay makikita nyo sa aking likuran. So yan ang kauna-unahan pong itsura ng aking Santa Maria Betania. So ang gumawa po niyan ay walang iba kundi si Mangnot Vergara po ng Kalumpit, Bulacan. Yung kanya pong talyer at saka yung kanyang showroom ay makikita nyo po sa tapat po ng Jed's Island Resort sa Kalumpit, Bulacan. So kung hindi nyo pa ako or meron po dyan na hindi nakakakilala kay Mangnot, ito po yung itsura niya. So guys, ito si Mangnot Vergara ng Kalumpit, Bulacan. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, ito na po yung itsura niya. So ilalagay ko po ngayon sa screen yung kanyang FB name para if ever na gusto nyo rin po magpagawa sa kanya ng imahe, ay madali nyo siyang makokontak. So siya po yung eskultor ko kay Santa Maria ng Betania. Siya po yung kauna-unahang gumawa kay Santa Maria ng Betania ko. So isusunod ko naman po ngayon kung sino po yung nagre-encarna kay Santa Maria ng Betania ko at saka nagretoke ng Very Light. Yun naman po ay si June, kama po ng Bacolor Pampanga. Ito po siya. So guys, ito naman si Kuya June Camba ng Bacolor Pampanga. Siya naman po yung nag-reincarna at saka nag-retoke ng Very Light kay Santa Maria ng Betania ko. So lagay ko rin po yung kanyang FB name para if ever na gusto nyo rin po magpagawa sa kanya, makokontakt nyo siya. So nung reincarna po niya si Santa Maria ng Betania at saka nag-retoke ng Very Light, ito naman po yung naging itsura niya. So guys, ito naman yung naging itsura na ng aking Santa Maria ng Betania after na reincarna at saka iritoke ng Very Light ni Kuya June Camba. So pinakiling ko lang ng konti yung kanyang ulo, tapos pinaayos ko yung kanyang pisngi at saka yung kanyang ilong, pati na rin yung kanyang labi. Tapos yung kanyang kamay, kung napansin nyo, pinasarado ko ng konti para paghawak nyo dun sa alabastro niya ay mas magandang tingnan. So ito na po yung itsura ni Santa Maria ng Betania ko hanggang sa kasalukuyan. So isusunod ko naman po ngayon kung sino naman po yung lumikha ng ulo at kamay ng AKING de las Flores. Yun naman po ay si Kuya Louis Frederick po ng Antipolo City. So ito po siya. So ito naman si Kuya Louis Frederick, siya yung gumawa ng AKING de las Flores. So ito naman yung AKING de las Flores. So guys, ito yung aking Birhen ng Flores. Yung ulo't kamay niyan, si Kuya Louis Frederick ang gumawa. Tapos yung kanyang katawan at unang ulap base ay si Mangnot Vergara. Tapos yung pangalawa niyang base na gold, si Kuya Louis Frederick ulit. So yun lang guys, sana nasagot ko yung tanong nyo. Mag-ingat kayo palagi. And God bless you all. Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year. See you in my next video.